kasama Yes. na natin, ha? Kasama na natin, ang kanyang middle name is Nostradamus. Si former Congressman Monico Nostradamus Quintebella. Congressman, magandang hapon sir, po. Congratulations. Mayo, magandang hapon. Magandang hapon. Magandang hapon sa buong bayan. Maligayang bayan ngayon. Ay, nako, sobra-sobra po. Eh, alam nyo, na ano ko yan, anong tayo magkausap noon, off the air, eh, sabi ninyo, nararamdaman ko, Peter, nararamdaman ko na magkaka-gold na tayo. Sabi ko, wow, talaga, hope springs eternal. Pero nagkatotoo, Congressman. Can you please tell us, bigyan nyo nga po kami, please, ng mga inside story on how Heidelin actually achieved this phenomenal feat. Well, after nung nanalo kami sa Rio ng Silver, umuwi kami. Maligaya siya, maraming pera, maraming bonus, regalo sa gobyerno. Pero sinubukan ko siya, sumama siya sa Uzbekistan kami. Mukhang masama ang kanyang kondisyon, pero sumali siya. So she really performed very bad after Rio. So nag-heart to heart talk kami. Sabi ko sa kanya, Peter, sabi ko, Hides, kailangan mag-decide ka na. Kasi you have nothing to prove sa Pilipinas. If you decide to get married, magpamilya ka na, I will give you my blessing. Kasi you have already given this country a lot of honor by the silver medal. Sabi ko, kasi nakita ko ngayon, hindi na iba, wala na yung apoy. Mm-mm. Pero sabi ko, if you want to really give it one more chance, ayaw mo pa munang magpamilya, subukan mo, pero balik tayo sa Pilipinas, talagang seryoso na. Seryosohin mo na, kailangan para talagang nobody has gotten that gold, baka pa lang. Pero kailangan mag-surprise sacrifice ka. Kung hindi, wag na. Mag-ano ka na lang, mag-relax ka na at mamumuhay kasi there is life after weightlifting. Pagbalik namin, ah, grabe. Nagkuha siya ng Chinese coach. Kumuha siya ng, well, nagpatulong siya sa psychologist at nutritionist. Talagang dibdiba ng trabaho. At bumalik na yung kanyang gilas. Bumalik na yung kanyang sigla. Yun na, unti-unti naramdaman ko na. So talagang seryoso. Itong masasabi natin na sa ating buong daigig, masama ang pandemya, pero sa kanya, she was, well, because nasara ang Rizal Memorial, ang buong compound, ang buong complex, wala na kaming gymnasium, pinauwi ng lahat ng mga bata sa probinsya, kanya ka na kaming training sa probinsya. Pumunta silang, nagpatulong sila sa Malaysia, mga kaibigan namin sa Balibo, sa weightlifting. Nagpatulong siya at doon na-stranded siya mga malapit 2 taon, Peter. Okay? Mm-hmm. So, ang nangyari, nagbalik siya sa kanyang ugali at talagang no. Simula na, sumali kami nito, nag-world champion siya sa Roma, nag-world champion, second place siya sa iba-ibang bansa. But Congressman Monico, maputol ko lang kayo. Nawala po kayo sa video. Pero yan, para na nakikita namin kayo. Thank you. Pasensya ka na kasi marami. Pasensya ka na kasi marami rin nag-agaw na gusto magpa-interview. Eh. Sabi ko, nauna na ako sa teleradyo. Amin ka, sir. Kaya pala. Kaninang umaga, nakakumit ako sa teleradyo. Kaming dalawa ni Yay. Ano kami? Bugbog kami sa interview eh. Alas 3 ng umaga, natulog kami alas 3, naulanan kami dito. Umuwi siya, umuwi ako. Pagkatapos, alas 6 pa lang, may tumawag na. Interview, nakakahiya naman. So, hanggang ngayon, 3 oras lang ang tulog ko. But anyway, to continue. Yes, yes, please. If you remember 3 months ago, the last qualifying event for the Olympics was done in Uzbekistan. That's right. Na-meet namin doon ang, alam ko na that was the prelude to the Olympics kasi nandun yung Chinese champion na kalaban kagabi. Yes. So alam ko na, sabi ko, kung sino makalaban natin sa Uzbek, yan na. Yan ang kalaban mo. Pero sinabi ko rin, huwag mong persahin mag-gold.
Kasi pag nag-all ka, sabi ko rin dahil sa amin mga coaches, na kausap ko dalawang coaches, Coach Gao at si Coach Julius, huwag natin ibuhos ang ating kaya kung mayroon tayong kaya. Kasi babantayan tayo. Alam ng China, kitang kalaban. Mm-hmm. Mm-hmm. Kita naman, alam natin. So sila nag-all sila, pinalabas nila kaya nila, doon tayo naghakbang ng numero. Kung mm-hmm. anong kanilang makaya, yun ang tinira sa practice ni Heidi. Kaya doon sa Kuala Lumpur, pagbalik po the last 3 months, yun lang tinutukan niya. At alam niya na kaya niya pala ang world record holder at Olympic record holder na Chinese kagabi. So, palagay ko pati Chinese coaches kagabi nagulat eh. Nashock eh, is the word for me. Nashock natin sila kasi hindi nila kalain na bubuntot ng buntot sa samahan sila ni Heidi hanggang sa last lifting ng barbell. Katapusan na ng paghawak ng barbell, yun ang katapusan. May isa doon kagabi, sa first part, if you notice, mayroon taga Uzbekistan na parang lalaban. Pero good lang siya sa one part. Pagdating sa clean and jerk, wala siyang ilalabas. Kaya paglabas sa total, dalawa na lang talaga. So people were asking me noon, sabi niya, kung ano to, gold, ano to, silver, bronze. Sabi ko, hindi, laban na to talaga, gold and silver na lang. Silang dalawa. Kaya ang lamang nila, isa, pasok yung isa, pasok yung isang Chinese na gold record holder, pinasukan ni Heidi, bumalik bilalikan ng Chinese, last ang banat ni ang tira ni Heidi. Thank God to our coaches and to the two doctors who are with her all the time, Dr. Karen Trinidad, psychologist, the nutritionist Janet Aro, and then the coaches si Julius Naranjo ng Guam, and then si the Chinese coach Gao. To them, we owe it, you know, aside from really, we owe it all to God. But down here, we owe it to these 4 people. Plus, of course, ang tulong ng Philippine Sports Commission, ang tulong ni MVP, ang tulong ng mga coaches natin around the country. So, yan ang nangyari talaga. Nagulat, nasyak kagabi ang Chinese kasi akalain nila bugbugin pa rin nila si Heidi. Oo. Nasanay sila eh, na talunin nila si Heidi. Ay, this was a different Heidi. It was showtime last night. Talaga nakita ng Pilipinas na maski anong problema, maski anong ginaanan yung hirap, nadaanan din Heidi yun. Pero kaya. She wants to show na maski anong kahirap, talagang ano, makita, lalaban tayo. Pwede nating labanan itong coronavirus, ang kahirapan sa buhay, ekonomiya, relax lang, may Panginoon pa. Mm-hmm. At the end of the rainbow, may Panginoon pa rin. Opo. Yan ako, sir, gusto ko pong tanungin din sa inyo. I would like to also extend my congratulations din po sa staff na kasama at coaches ni Heidi. Kaninong idea po yung hindi mag-all out? Kasi pag tinignan niyo po, di ba, tatlo po yung ginawa nilang, yung binuhat nila, tatlo po yun. No? Yung pangalawang binuhat ni Heidi, mas mabigat po yung binuhat ng Chinese champion, di po ba? Tapos nilampasan natin dun sa third weight na pinili na binuhat ni Heidi, na dun sila na-shock na, wait, ang baba, ang gaan lang ng binuhat niya ng pangalawa, tapos ganito yung ginawa niya sa third weight na binuhat niya. Kaninong idea po yun na ganun yung maging gameplay niya? Yung dalawang coaches natin, we owe them that much. Alam mo kasi, I have been to all of this for the last 17 years. Ang kailangan, international exposure, so lahat ng mga bata, pati yung sa Paris, handa na ako eh. Talaga, Peter, Jane, handa na ako, pati sa Paris Olympics, handa na ako, 4 na mga babae uli. Baka magka-medalyang ginto na naman. Kagabi Aba. Talaga, dalawang coaches natin, Jane mahusay. They're really mahusay. I mean, we've seen them work, but, you know, in between, pagka may mali, pumapasok din kami doon, lumalabas kami sa likod. Pero kaya nilang dalawa, kaya I was sitting comfortably na kasi nagdadasal na ako eh. Sabi ko, dalawa na lang to. It's either hers, China, nag-aagaw ng West Pacific Seas, or dito. Atin talaga ito. Atin ito. Hindi sa China ito. Atin to. Atin to, Peter. Hindi to. Ang West Philippine Sea, atin talaga. Kaya kinuha talaga ni Heidi Lynn kahapon. Sabi ko, talunin mo yung China na yan. Talungin mo.
Pinalo na tayo niyan ilang beses. Gumanti ka na, gumanti. But she was very comfortable. That's why the message here is the Philippine Sports Commission should continue hiring psychologists. Because when it is the Olympics, importante din yung ano, yung psychology, yung pagsayko mo sa bata. If you notice kagabi, every good lift ni Heidelin, nakangiti. Nakangiti. Parang hindi siya nervyos yung kalaban. Pati yung China, nagano parang dininervyos eh. Makikita mo, hindi marunong umiti. Si Heidi, every time ma-lift niya, tawa ka agad, tawa. Sabi ko, patay ito talagang. Good spirit. Good spirit. Kong, pakikwento mo nga sa amin kasi alam nyo, maraming hindi talaga naiintindihan, ano, kasama na ako doon. Kung ano ba talagang ipinanalo at ano yung tinatawag na nag-post ng dalawa, tatlong record si Heidelin Diaz. Of course, it was the first ever, unang record, first ever gold for the Philippines. Ano? Nakakuha siya ng gold sa 55 kilograms. Eh, ano pa yung pinag-uusapan na total of 224 kilograms? Yun ang hindi namin maintindihan eh. Paki-explain nga ninyo. Ang first half, kung sa basketball pa, first half sa weightlifting, ang tawag doon, snatch. Snatch. Ang snatch, okay. Ibig sabihin, hindi na dadaan sa liig, Peter. Hindi na dadaan sa liig. Diretso na. Pagkuha mo ng barbell, diretso na sa ulo. Okay. Yun ang clean. Now, that is worth about 200, that is almost about 100 pounds also. Yan, kilos. 100 kilos. Yan. Ang second half, that's why it's 200 plus, ang second half is also around another 100 kilos. Pero dadaan ka, it's called clean and jerk, dadaan ka muna sa liig. Sa liig, okay. Ihinto mo sa liig. Pag hinto mo sa liig, saka ka na dumiritso. Pero huwag ka muna dumiritso, dito ka muna sa maliig at mas mabigat yon. Doon alam ko, mananalo si Heidi. Kasi nakita ko na doon siya malakas noon pa. Noon pa, mas malakas siya sa last part, which is clean and jerk, kaysa sa snatch. Pero sa snatch, you must imagine, she was also 1 kilo behind Uzbekistan. Ang first ang Uzbekistan. Pero pagsimula ng second half, ang Uzbekistan nawala. Mahina kasi siya sa clean and jerk. Hanggang sa snatch lang siya. Pagpasok sa clean and jerk, dalawa na lang ang naiwan sa taas. Yung China at yung Pilipinas. Yun ang nangyari. Kaya so ito itong it's a total of clean 100 kilos plus clean and jerk another 100 plus kilos. So you end up with 226, 227, yan ang mangyari. Ah, I see. So okay, total kasi, weight pala yon, Kong. Total weight ang katapusan. In other tournaments sa SEA Games, sa ibang laro, ang snatch mayroong gold medal yan. Ang clean and jerk may gold medal din, pero sa Olympics wala lahat yan. It's just the total. So you have to be good in both rounds. In both snatch and clean and jerk, you have to be very good sa dalawa. Balance ang abilidad mo. Gaya ng Uzbekistan, number one siya sa snatch. Pero pag natin pala sa clean and jerk, nakita kong score niya, sabi ko, wala ito iiwanan dito sa kangkungan ito. Iiwanan ito. Iniwan nga, kasi wala. That's why, pagdating sa second half ng laro, dalawa na lang talaga na iwan sila na. Either China or Philippines over the West Philippine Seas. Doon naman po tayo sa Philippine Deep ngayon na Congressman. Ano yung record na naitala ni Heidelin Kong Monico? I think it's about 220 kagabi. 227, 228. I'm not too sure kasi I was emotional already. Pagkuha niya yung last, nakita ko na, sumigaw na ako, tumakbo na ako papuntang, alam ko na sabi ko, patay, gold medal to. Kaya, kamuntik pa ako matumba doon sa stage eh. Kasi hindi ko, sabi ko na nga, Lord, bigay mo. At alam ko, kasi ang kanyang aura, ang kanyang mukha, alam ko na kakaya niya eh. Yeah, di mo pa yan ang laging problema ng ating mga atleta, no? Kahit na sa boxing na isa kayong boxing fan din. Kapag hindi na gutom
sabi nga nila, he's no longer hungry. Wala nang drive, di po ba? Whether wala it's na. Tennis, kahit anong sport. So in this particular case, ang sinasabi ninyo, na-revive. Nagkaroon ulit ng hunger si Heidi Lynn. Dahil to. Alam niya, oo, nararamdaman niya na kakayanin niyang masungkit yung gintong medal dito sa Tokyo Olympics. That is the difference between Heidi and other athletes. Si Heidi malakas ang utak, ang mental strengthening ni Heidi is very very strong, Peter. Ang kanyang determinasyon to succeed. Alam mo noon, ang layo natin sa totoo lang pagsimula niya ni Heidi. Punta kaming Beijing, punta kaming London Olympics, hanggang nag-silver siya sa Rio. Ang layo niya, doon na lang sa Rio, sabi ko, talagang ano to, may potential talaga hanggang sa dulo nang walang hanggan. Kaya talagang sabi ko, and then before the match, nagdasal kami. I asked them we should pray, so nag-pray kami. Sabi ko pa, sabi ng coach sa akin, yung kanyang gwapito na coach na mababait, sabi niya kung tonight you will see a show, you will see a different Heidi Lynn. Sabi ko, patay. Sana, sabi ko, Julius, I hope so. For the sake of our country, please. Yes, kung I guarantee you, this is a different Heidi tonight. And boy, talagang ginulat niya pati ako. Grabe. Talagang alam niya mananalo siya. Deep in her heart, talaga makita mong mukha. Pero ang problema, nung natapos, bagsak kami lahat. Hindi ka makapigil ng iyak kasi 97 years. Yes. Yes. 97 years na gutom. Ang maraming dinaanan namin ng bata na yan. Sus, Ginoo. Tapos sir, naglupang hinirang, di ba? Ang pinakamalakas na boses doon, ako. Talagang gusto ko yung kumanta. Parinig ko sa buong mundo, sa mga bisita, mga kasama ko sa Europe. Kasi naging board member ako sa International Weightlifting Federation. Pinarinig ko talaga kasi sabi ko, once in a lifetime, kukanta tayo ng pambansang awit. So kami ni Butch Ramirez, chairman ng PEC, kami lang maririnig sa buong auditorium. Talagang sabi ko, kung mayroong Andrea Bocelli, labanan na natin. Kasi sabi ko, once in a lifetime, it took us 97 years to get here and praise the Lord. To God be the glory talaga. Mm-hmm. Ang hirap, sir. Mahirap kapigil ang iyak. Grabe kagabi. Opo. Pag pinapanood nga po yung mga video nung buhat ni Heidi Lynn, kikilabutan talaga. Sa panood. Pero ito sir, kasi naalala po natin yung pinagdaanan din ni Heidi Lynn financially just to provide yung kailangan niya sa Olympics niya. Humingi po siya ng tulong, umapila siya noon na humingi ng tulong talaga para magkaroon ng funding. Ito po ngayon, sinabi po ni Secretary Harry Roque na ngayon aminado sila na mababa talaga yung sweldo ng ating mga atletang Pilipino. Sabi nga po nila, minimum wage lang halos eh. Tingin niyo po, yung pagkapanalo po ni Heidi, will this pave the way for a good compensation? Jane, after six years nila nalaman. Ha? After six years nila nalaman. Oh po. My God! Kung congressman pa ako, sumisigaw na ako eh. Congressman ako, binanatan ko na yan, hindi nakikinig. Lahat sila, presidente, hindi nakikinig eh. Si Tabaco lang talaga nakikinig noon at si Cory Aquino at si Fidel Ramos. Lahat sila, si Gloria, tulong din ng konti. Si Pinoy, hindi niya sinunod si mami niya. Kaya hirap. Kaya it took them 6 years to realize. So praise the Lord, better late than never. Mm-hmm. Opo. Congressman, bigyan nyo nga kami ng ano. I'm very interested, no? Yung preparation ni Heidi Lynn. Let's say, a day before, the night before. Kasi sa mga boxingero, di ba, bago mag-weigh in, naku, eh, gutom-gutom talaga yan, di ba? Talagang hindi kumakain ng marami yan pa to make the weight. In weightlifting po ba, meron din po bang weigh-in? O, at anong kinakain ni Heidi Lynn bago yung day of competition itself? Well, by weigh-in kami, mga 2 hours before. Two hours before, you have to make the weight, no?
That's what happened kahapon. So you need a nutritionist. Mm-hmm. Hindi pwedeng biro eh, napunta ka lang doon, parang, you know, okay, lahat sila may nutritionist dyan. Lahat sila mm-hmm. nagbabantayan. Kakainin niya lahat, pero she has to watch out what is cholesterol contained, hindi walang cholesterol. But that's why you need a nutritionist in the Olympics. Sa mga palaro-palaro lang, okay. Pero when it comes to the Asian Games and the Olympics, ibang klase. You have to watch what you eat, ang carbohydrate. You have to watch out ang timbang mo every day. You have to weigh yourself. Kasi mm-hmm. kailangan ang timbang mo 55 kilograms. Kailangan, if you don't meet that, wala na. Sauna ka na ng sauna, patay ka na, maghihina ka. Parang boxing din. You spend your time trying to make weight instead of preparing for the fight. Kaya pala sabi ni Heidelin, Kong Monico, sabi niya, ang gagawin ko ngayon ay kumain. Huwag kang maniwala kasi kakain yan. Pagdating sa Maynila bukas, humingi na kanina sa akin ang mga barbell para maski naka-quarantine, ituloy niya ang kanyang practice, tuloy nilang training. So maski kumain pa siya, babanatan din ang training yan pagbalik sa quarantine sa Maynila. Magti-training, nagpakuha na ng barbell kanina sa akin. Kumiram na kami sa PC. Kung Monico, before we let you go, i-replay lang namin yung mga pahayag ni Heidelin, and then you can probably add your comments after this. Pakinggan natin si Heidelin, mga kapasaders. Sige. Kahit na sa pandemic na kaya natin, na-survive ng Pilipinas, Philippine team, nagawa natin kahit sabihin na nasa pandemic nandito tayo and risky, pero naiuwi natin ang medalya. Walang imposible. Hindi pa rin ako makapaniwala na nanalo ng gold. Hanggang ngayon, pero huwag ko na. Hindi ako makapaniwala nandito, pero sobrang thankful ako. Hindi ako masustak kasi kaya ko pa. Nakita ko yung galing ko. And alam ko may ibibigay pa ako para sa Pilipinas. Yun. So mukhang hindi pa magre-retire si Heidelin. Your final comments, Congressman Monico. Well, I cannot blame her. No? I already gave her my blessings, you know, to have life after weightlifting. Sabi ko, panahon na, you sacrificed so much for the country. Pero ano pa yan? May balak sa Asian Games November next year. May balak sa SEA Games Vietnam. So maybe mga May, April next year. Kukuha pa siya ng mga medalya. Pero marami sa pera makukuha. Yung sinasabi kanina ni Jay na kulang. Tamang-tama ngayon. Mayroon siyang 10 sa gobyerno. 10 kay MVP. 10 kay Ramon Ang. I think baka bibigay din sila Ricky Rason. Si Manny Pacquiao, bibigay din. So may bahay na, pati Mega World, mayroon na siyang milyon-milyon na kondominium. She might even get married. I don't know. I'll see them tomorrow again. I don't know if she wants to settle down now, but it's up to her. Basta I told her before, you have done so much already for the country. Yeah. Excuse me, for the country, you know, you have done so much already. It's time for you to have life after, like me, nakuha ng silver, nakuha ng gold. Panaginip ko, Peter, is really gold. Ngayon nakuha, what else do I have to do? I mean, I want to retire na. Ang problema, may apat pa kong bata na gusto ko magabagintong medalya rin sa Paris. It's not, you know, mayroong mga bata, and I know there will be another gold in Paris. But I don't know what to do because I'm getting tired also. 17 years na ako dito eh. So I have to talk to my coaches when I get back. We have to look for somebody good na talagang the same passion for Philippine sports. Siguro wag muna. Sabagay, mga 3 years na lang, may Olympic na naman, di ba? Dahil sa 2020. Dapat 2020 ang Tokyo Olympics eh. Maraming salamat, Congressman Monico. Thank you, Congressman. Yes. Sige, Jane. We owe you congratulations also. At thank you for what you've done. Like Heidelin, honestly, kaming dalawa, we knew it can be done. But when it happens now, sometimes we still can't. Hindi ko makatulog. Iyak din ako ng iyak.
Maraming salamat sa lahat na nagdasal. God bless. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay. Mabuhay ang Pilipinas at mabuhay kayo, Congressman, former Congressman Monico Fentebella.